Good day everyone! Awesome day sa lahat! Welcome again sa aking channel, Exploring Israel. And today's video ay isi-share ko po sa inyo mga kapatid ang dalawang daan na aking nakita kung ikaw pa isang YouTuber. This lesson is based lang po sa aking naranasan bilang isang nagsisimula pa lang na vlogger. So kung ikaw po ay isa rin kagaya ko na vlogger mga kapatid, so dapat mong malaman ito na meron pong dalawang klaseng daan ang tinatahak ng mga vlogger o isang YouTuber dito po sa platform na to. So kung gusto pong malaman mga kapatid, samahan niyo ako sa video na to. Tara! So ayan mga kapatid, since na last year po ako nagsimula na mag-vlog, so actually ini-enjoy ko lang naman ito, and since dito ako sa Israel, gusto ko lang magkaroon ng mga souvenirs, memories, lalo na sa aking family. So kaya nag-try ako mag-vlog. And today, ay share ko po sa inyo mga kapatid yung aking napansin at aking natutunan sa bilang isang vlogger mga kapatid. At syempre nakita ko na talagang sa buhay po ng isang YouTuber o isang vlogger ay meron po tayong tinatahak na dalawang klaseng daan. So, before that, kunin ko muna yung aking bisara. So ayan, sana po nakikita nyo ito, no? So ito lang yung napansin ko dito sa YouTube bilang isang small vlogger pa lang. So meron ako napansin na meron po talagang dalawang daan na tinatahak ng isang vlogger sa platform na to. So una ay, yung una ay ang okay. So hindi natin i-start. So una mga kapatid ay ang straight na daan or yung malaking daan. So alam naman natin, ito po yung daanan ng mga sikat na tao. So ibig sabihin, ito yung mga tao na once na pumasok sila ng YouTube, isang video lang mga kapatid. Saan pa ang sulat ko? Isang video lang inagtitrending na kagad sila. Why? Because hindi pa sila vlogger mga kapatid, sikat na sila sa labas. So may ibig sabihin, mostly mga artista ito. Ayan, artist or mga talagang mga kilala na silang tao. So once na pumasok sila sa YouTube, eh automatic mga kapatid, meron na rin kasi sila mga tinatawag na followers. So sobrang bilis, no? Kaya smooth lang mga kapatid yung kanilang tinatahak dito sa YouTube. So ibig sabihin yung 1K subs and 4K watch hour ay napakadali lang mga kapatid, isang araw, isang week lang para sa kanila. Sisyo lang sa kanila. So meron din sila mga editor na. So kaya hindi na sila nahihirapan mga kapatid na mag-edit. So kaya napansin ko talagang ayan, kung titingnan natin from the start, simula pa lang hindi na sila kaagad mahihirapan. Kasi nga sikat na sila at syempre may mga mukha rin sila. And yun nga, marami na silang followers. So once na magpasok sila sa YouTube, automatic mga kapatid, sinusundan pa rin sila ng mga followers nila. Kagaya ni na Vice Ganda, sina Alex Gonzaga. So lahat ng mga artista mga kapatid, once na pumasok sila ng YouTube, automatic yung 4K na pinaghihirapan natin ng mga maliliit na vlogger, naaabot ka agad nila. Ayan, yan po yung isang straight na daan na talagang malinis, pulido, and mabilis kumikita na kaagad sila. So dito yung mga tao na to, kahit ano yung i-post nila mga kapatid, kahit na naglalaba lang or nagluluto, pina-follow ka agad sila kasi nga sikat na sila. Tinatawag ko ito na easy road mga kapatid sa YouTube, no? Isang mabilis at madaling daan pero sa mga tao lang na sikat na at mga tao lang na kilala na bago po sila mag-YouTube. At syempre yung pangalawang daan mga kapatid ay yung ito, no? So yan. Ito naman po mga kapatid ang pangalawang daan. Ito po yung mostly tinatahak ng mga karamihang small YouTubers. So isa na pa ako dito mga kapatid. At syempre alam naman natin pag kapag nandito ka, ibig sabihin ay hindi ka sikat. Yan. Walang wala ka, hindi ka kilala ng ibang tao. Kaya once mag-post ka ng mukha mo, mag-iisip pa sila kung panoorin nila o hindi. So ito mga kapatid, napakaliit na daan. And syempre andito yung pagod, lalo na sa pagkuha kasi nga sa YouTube mga kapatid ay meron pong requirements na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. And ito mga kapatid, pinaghihirapan natin talaga. No, it needs time. Kailangan natin ng effort. Kailangan talaga natin ng tiyaga.
ang pinakamalaki. Para ma-reach natin yung requirements na hinihingi sa atin ni YouTube. So alam ko naman na hindi po madali maging vlogger. Kaya dapat talaga sa kung ito yung tinatak mo na daan, kailangan mo talaga na ma-enjoy. Ready? So you need to enjoy and kailangan mo rin ng patience. And syempre, napaka-importante rin mga kapatid na kailangan mo rin dito ng mga kaibigan. Okay? Friends, natutulong sa'yo para may ingat ka at marating mo yung tagumpay lalo na sa monetization. Actually, once na monetize ka mga kapatid, eh, hindi naman dyan natatapos yung pagiging vlogger eh. Actually, dyan nga, dito lang magsisimula na yung pagiging vlogger mo. Kasi nga, the moment na ma-monetize ka, eh, dyan pa lang yung moment na natanggap ka ni YouTube. So, ibig sabihin, parang bago ka palang na-hire bilang isang tunay na vlogger. So, syempre, yung pasimula pa lang mga kapatid, ay talagang mahirap, lalo na pag hindi ka sikat. Ang hirap. Lalo na pag wala ka pang follower. So, it's very hard. That's why kailangan mo pa rin na maayos na content. Yan, kasi pag hindi rin maayos yung mga videos mo, content mo, eh, hindi rin nila papanoorin. At syempre, kahit minsan naka-frustrate din dito kasi nga, binigay mo na yung best mo mga kapatid, eh, konti pa lang yung nanonood. Kaya kailangan talaga na mahabang pasensya mga kapatid dito sa kung ikaw ay tinatahak mo yung maliit na daan mga kapatid at bakubakong daan. At syempre, it takes time. No, since hindi kagaya dito mga kapatid na sobrang bilis lang sa kanila, dito po ay it takes time, days, months, or even years just to reach your dream. At syempre, mga kapatid, instead na mainggit tayo dito sa mga tao na ito, no, gawin po natin silang inspiration. So, yung mga sikat na dito mga kapatid, instead na mainggit tayo sa kanila kasi nga ang bilis lang nila sa platform na to, eh let us use them as inspiration. So instead na mainggit tayo kung gaano milyon na yung mga subscriber nila, sa atin 100 pa lang views nila, isang once na mag-post sila umabot ka agad ng 1,000, tayo takes days para mag-isang 100. So instead of being jealous sa kanila, let us use them as our inspiration. Maging inspiration sila kasi nga alam niyo mga kapatid, alam naman natin that before they reach this fame sa outside the YouTube, sa buhay nila dumating din sila sa tinatawag na ganitong daan bago nila narating ang tinatawag na fame or kasikatan. For sure, may mga pinagdaanan din sila mga kapatid na mahihirap bago nila naabot yung kanilang tagumpay. Kaya tayo rin, kung ikaw po ay gaya ko ng mga nagsisimula pa lang, so talagang let's look for them as a challenge na time will come na magiging kagaya natin sila. Hindi naman natin kailangan na sobrang sikat mga kapatid. At least, once na matanggap tayo, by the grace of God, nakakatulong ito ng malaki sa atin, sa iyong sarili at sa family mo rin. Siyempre yun nga, huwag kang mag-focus mga kapatid sa income. Kasi nga, ang liit lang din naman nakukuha natin dito sa YouTube. Just focus ka sa enjoyment and be friendly. At siyempre, dapat talaga na-enjoy mo yung pag-vlog. Ayan, so I hope and pray na ang gulo-gulo mga kapatid. But this is the thing I learned bilang isang vlogger dito po sa YouTube. That's why yun nga, kailangan natin ng tiyaga. Parang nagtanim tayo ng mangga na kailangan hindi po mamumunga kinabukasan. So yung harvest natin mga kapatid, nagtatanim tayo dito ng mangga. So yung harvest mga kapatid, it takes 3 to 5 years minsan or more bago pa natin ma-attain yung bunga. So same din mga kapatid sa farming, no, yung buhay po ng isang vlogger. So sana meron po tayo natutunan mga kapatid. This is the way I look and I learned dito po sa pagba-vlog. Kung meron po kayong mga karagdagan mga kapatid sa mga lesson na inyong natutunan bilang isang vlogger, small YouTuber na gaya ko, so ilagay nyo lang mga kapatid sa comment at makatulong ng malaki sa bawat isa sa atin. Maabot din natin yung tagumpay kapag meron lang po tayong tiyaga sa huli mga kapatid. So sana po ay meron kayong natutunan sa video na to. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at mag-like at i-like yung ating channel Exploring Israel para sa mga susunod pa na videos natin gagawin. So maraming salamat. Awesome day sa lahat. Paalam.